fighting out of Bondi Junction, Australia, by way of Port Leash, Ireland, introducing the former IBF Junior Featherweight Champion of the World, TJ the Power Doheny! Doheny! The fighting pride of Norwalk, California, introducing Japethly Yamino! I did not expect a first round KO. Isa sa mga inaabangang Pinoy boxing prospect ay ang undefeated contender na si Japethly Yamino. Marami ang nakakilala kay Yamino bilang isa sa mga sparring partner ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Sa kanyang huling laban ay mas lalong nakilala si Yamino sa international boxing community matapos niyang talunin ang former IBF super bantamweight champion Ryusuke Iwasa. Isang potensyal na world champion si Yamino dahil sa kombinasyon ng kanyang bilis, lakas, depensa at boxing IQ. At ngayong October 31, isa namang malaking pagsubok ang haharapin ni Yamino dahil makakalaban niya ang isa pang former world champion at WBO rank number 4 na si TJ Doheny. Mananaig kaya ang batang Pinoy laban sa veteranong Australian fighter? Ito na kaya ang laban na magbibigay ng opportunity kay Japethly Yamino na mapalaban sa world title fight? At mamaya ay babalikan rin po natin ang kwento kung paano nakilala si Yamino bilang isa sa mga sikat na amateur boxer doon sa Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. Ngayong October 31 ay nakatakdang idepensa ni TJ Doheny ang kanyang WBO Asia Pacific Super Bantamweight title laban sa American-based Pinoy boxer na si Japethly Yamino. Ang kanilang laban ay gaganapin sa Tokyo, Japan at ito po ay promoted by Ohashi Promotions. Dito po sa kanilang Tale of the Tapes, 36 years old na si Doheny samantalang 23 anyos pa lamang si Japethly Yamino. Lamang na lamang si Doheny sa experience dahil may record siya na 24 wins, 4 losses with 18 knockouts. Samantalang si Yamino ay may undefeated record na 11 wins with 4 knockouts. Mas matangkad at mahaba ang mga kamay ni Yamino at ito ay isang advantage sa kanya bilang outboxer dahil magaling siyang gumamit ng distansya. Si Doheny ay naging IBF Super Bantamweight Champion noong 2018 matapos niyang talunin si Ryusuke Iwasa via unanimous decision. Tinalo rin niya ang Japanese challenger na si Yuhi Takahashi noong January 2019 para sa unang pagdepensa ng kanyang titulo. He's only had 20 amateur fights, Tak. Miss out on the steady and mounts his own attacks. Look at the gap under the elbows forward. With especially hurting him is the head clash. We see the heads ching and cutting. With a shot in there, but still more from Doheny. A lovely right knocked down and down goes Takahashi. In the previous round as well, where we see the left to the body, that's the shot he's been landing, and that was the shot. A left, a right hook, come cross there, went in, that took everything out of Takahashi. Through the middle, up the solar plexus, again there, Takahashi tried to stop that, and the left, the right hook come cross, landing Takahashi. Someone who's so awkward actually figures him out, it'll just take a bit of time. He's the one with the skill set, he's landing the shots in between. Boxers, so many people end up on the heat. Fight at Madison Square Garden, it's a classic example, it's a great example of just never give up, keep going, but never give up. Just seen enough so far with a bad cut also.
Yep, there's the finish, there's the shots going in. The referee was taking a close look here. Deheny was piling the pressure on, to be fair. We said that he was going up. Subalit natalo siya ni Daniel Roman sa kanilang unification fight noong April 2019. Ang iba pang tumalo kay Doheny via decision ay sina Ion Balota, Michael Conlan, at ang Australian prospect na si Sam Goodman. Bagamat doon na siya ipinanganak at lumaki sa Amerika, dugong Pilipino pa rin si Japheth Liamido dahil dito sa Pilipinas ipinanganak ang kanyang mga magulang. Maagang pumasok sa boxing si Liamido at bilang isang amateur boxer, nagpakilala na siya doon sa Amerika dahil marami siyang naipanalong mga laban. Tinalo ni Liamido ang kapatid ni Ryan Garcia na si Sean Garcia. Isa pa sa mga tinalo ni Liamido sa amateur ay ang 2-division world champion na si Jesse Bam Rodriguez. Tinalo niya si Rodriguez sa 2015 USA Junior Olympics Final. Ngunit natalo si Liamido kay Dylan Price sa semifinals ng 2016 USA Youth National Championship. Kahit siya ay isa pang amateur boxer, naging matunog na ang pangalan ni Liamido at marami na ang bumilib sa kanyang bilis at sa kanyang overall boxing skills. Pati ang kampo ng 3-division champion na si Vasyl Lomachenko ay napahanga sa American-based Pinoy fighter at kinuha niya si Liamido bilang sparring partner sa kanyang laban kontra kay Guillermo Rigondo noong December 2017. At noong 2018 ay muling kinuha ni Lomachenko bilang sparmate si Japheth Liamido para sa kanyang laban kay Jose Pedraza. At noong 2019 ay pumunta sa Japan si Liamido upang maging sparring partner ng magkapatid na Naoya at Takuma Inoue. Sa panahong yun ay naghahanda si Takuma para sa kanyang unang world title fight laban sa French champion Nordin Ubali. Samantalang si Naoya naman ay naghahanda sa kanyang laban kontra kay Nonito Donaire Jr. Sa pagiging sparring partner ni Vasyl Lomachenko at Naoya Inoue, maraming natutunan si Liamido at ito ang dahilan kung bakit mas tumaas ang kanyang kumpiyansa sa kanyang boxing skills. Casimiro got him.